Er ignus fusque fumus que fume te invoco e ven cum tu in monstres monstres vivus flamis hic venis hic veni cae lo sub Christo hac arborum consumum consumum lux in tenebras que tuas monstras monstras in petrum in invoco ad devorentum devorentum hanc arborem arborem omnes hospitas devoras devora. Bago tayo magsimula, kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-like, mag-iwan ng komento, at higit sa lahat, mag-subscribe. At syempre, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upcoming videos at narrations natin. Tara na at simulan na natin ang kwento. Ako si Jerry, taga Valenzuela po ako. 28 anyos na sa ngayon. Share ko lang yung aking karanasan noong ako ay nasa koleyo pa lamang. Ito ay karanasan ko noong nagpunta kaming magkakaklase sa bahay ng kaklase namin na si Angel. Inimbitahan niya kami noong time na yun sa bahay nila kasi may kainan. Pero di ko na maalala kung ano ang event nun. Nakaupo kami ng GF ko, ex ko na ngayon, dun sa malapit sa hagdanan. Nakita yung pintuan nila sa kwarto sa taas. Tapos na kami nung mga oras na yun kumain. Tapos nagkukwentuhan na lang kami nung mga oras na yun. Nang di ako mapakali. Sa di ko mapipaliwanag na dahilan. At patingin-tingin ako dun sa taas sa may pintuan ng kwarto. Alam ko mga kamisteryo, alam nyo yung ganong pakiramdam. Yung parang may nakatingin sa inyo sa taas. Diba ganun naman talaga pag may nakatingin sa iyo, parang nasesense mo din. Tapos napatingin ulit ako dun sa may pintuan sa taas. Nang makita ko na umawang yung pintuan at unti-unti ay may tumungaw na bata. Hindi ko halos maaninag yung nung una, hanggang sa medyo lumabas na siya, kita ko na yung mukha hanggang sa kalahati ng balikat ng bata. Nasa mga 5 years old siguro yung edad nun sa estimate ko. So, natural sa akin, nginitian ko yung bata na nakasilip. Tapos tuloy kami sa kwentuhan at tawanan. Tapos, napansin ako ni ex na patingin-tingin dun sa taas. Pinansin niya yung pagtingin-tingin ko sa taas at sinabing, "Uy, nano ka? Nakaisiging para imod mo dun sa taas." Sinabi niya in Bicol dialect. Bicolana kasi siya. At para di din maintindihan ng iba. Sabi ko naman, "Ah, kasi yung pamangkin yata ni Angel sumisilip sa taas." Tapos, di na niya inusisa hanggang sa naisipan namin na lumabas kasi yung ilan sa amin nagyoyosi. Kasama na din ako dun. At ewan ko ba kung bakit nabanggit ko sa kanya na, "Jel, yung pamangkin mo yata sa taas, kumain na ba yun? Sumisilip-silip kanina eh." Iningitian ko nga, maiyain nata eh. Tapos, biglang nanlaki yung mata ni Angel. At kinausap BF niya na si Jong. "Jong, nakikita niya yung bata. Nakikita niya din yung bata dun sa loob ng bahay." Tapos ayun, na-weirdohan ako kasi sa mga inaasta ni Angel nun. "Ano itsura? Ano suot? Describe mo nga, Jer." Tanong ni Jong sa akin. Siguro hanggang bewang ko yung taas niya. Maputi. Tapos ang suot niya parang polo na dirty white at khaki na shorts. Parang naka-uniform na parang elementary. "May third eye ka?" sabi ni Jong. Tapos nung mga sandaling yun, automatic na nagets ko na yung hindi pala tao yung nakikita ko at mukhang multo yun ng bata. Pero hindi rin ako sigurado kasi baka pwedeng elemento yun. Tapos sabi ni Angel sa amin na kanina daw pagpasok namin,
Nakita daw ni Jonghyun na nakaupo dun sa may sofa, nakapatalikod sa klase namin na si Inya. Tapos maya-maya ay nawala daw ito nung dumadami na kami sa sala. At ayun, nakita ko nga sa may pintuan sa taas. Nangilabot mga classmate ko nun. Sa dahilan na rin dun sa mga narinig nila na kwentuhan namin. At parang ayaw na nila pumasok dun sa bahay. Ako naman eh, parang di lang makapaniwala. Eh, giningitian ko pa yung bata, not knowing na supernatural na pala yung nakikita ko. Mga kamisteryo, pag pala dumating ka sa mga ganong sitwasyon, una mong mararamdaman eh, parang ang weird at di ka agad matatakot. Ang inisip ko na lang eh, ang weirdo. Ang weird pala, tapos kinilabutan lang din ako. Pero di ako natakot, super na-weirduhan lang talaga ako. Yun lang po kamisteryo, next time send ulit ako. At yan muna sa ngayon, sana mabasa mo ito. At saka nga pala, pinalitan ko mga name nila dyan kasi di ko napagpaalam na isishare ko yan. Kasi medyo nag-aalangan ako eh, kasi si Jung ngayon ay patay na po. Motor accident po. Mga kamisteryo, kung kayo ay may mga karanasang pangkababalaghan, maaari ninyo itong i-share at i-email sa email ad na nasa description box sa baba at marinig ito ng mundo sa pamamagitan ng vlog na ito. Sa muli, ito ang inyong kamisteryo nagsasabing, ipikit ang mga mata, makiramdam, ang mundo ay puno ng misteryo. Gumagabi na, di ka nag-iisa sa dilim.